Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayong araw ang ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat, SK Beng. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, July 11, ang ating tatalakayin ay ang announcement on Sinovac second dose administration, how to register to Tagig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE, at COVID-19 case updates sa lungsod ng Tagig. Tungkol po sa announcement on Sinovac second dose administration, alinsunod sa Vaccination Task Force Advisory number 16, ang pagbabakuna ng ikalawang dose ng Sinovac sa Lunes, 12 ng Hulyo, ay pansamantalang ipagpapaliban at ililipat sa ibang petsa. Sinisiguro ng lungsod ng Tagig na ang ikalawang dose ng Sinovac ay maaari pa rin ibigay kahit ito ay lagpas na sa petsang nakalagay sa inyong vaccination card. Ayon sa Department of Health, ang pagbibigay ng ikalawang dose ng anumang bakuna laban sa COVID-19 ay maaari pa rin isagawa 3 hanggang 6 na buwan pagkatapos maibigay ang unang dose ng bakuna. Abangan po ang update para sa schedule ng pagbabakuna sa I Love Tagig Facebook page. Para sa paraan how to register to Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE, ang Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE ay kabilang sa mga proyekto na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Tagig laban sa COVID-19. Ang lungsod ay labis na naghihikayat sa lahat ng Tagigenyo na mag-register sa TRACE dahil ito ay isa sa mga requirements para makakuha ng schedule sa libreng bakuna. Para sa mas detalyadong paraan kung paano mag-register sa TRACE, bisitahin lamang po ang TRACE Tagig Facebook page. Para naman po sa COVID-19 case updates, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Tagig as of July 9, 2021. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Tagig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya. Ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong maprotektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas. Panatilihin ang 1 metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Pinagandaan ng Tagig ang vaccination rollout nito sa pamamagitan ng paglaan ng 1 bilyong pisong budget para sa vaccines at libreng pagpapabakuna ng mamamayan ng Tagig. Nakapag-procure ang Tagig ng isang magandang vaccine portfolio kung saan ang bawat bakuna ay FDA approved, nakipag-ugnayan sa Orca Cold Chain Solutions para sa ligtas na pag-iimbak at paghahatid ng mga bakuna, nag-train ng mga vaccination teams para sa tamang proseso ng pagpapabakuna at cold storage management, nagtakda ng mga mega vaccination hubs at community vaccination centers para sa mabilis at ligtas na pagpapabakuna at marami pang iba. Maiging sinusunod ng lokal na pamahalaan ang vaccination priority list mula sa pamahalaang nasyonal at ang mga taong nasa ilalim ng kategoryang A1 frontliners, A2 senior citizens, A3 persons with comorbidities, A4 workers at A5 indigent population ang kasalukuyang binibigyan ng bakuna. Para sa mga susunod na kategorya, antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig 1. Pinapaalalahanan din ng Tagig ang mga mamamayan na magrehistro sa TRACE sa pamamagitan ng tracetagig.gov.ph, house-to-house registration o TRACE kiosk sa inyong barangay. Habang hinihintay ang inyong kategorya, buksan ang listahan ng pagpapabakuna. Ang TRACE ay nagsisilbing basihan sa pagpapabakuna.
Panatilihin natin ang bayanihan sa lungsod ng Taguig habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Muli, sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Tayo ay makakabangon sa ating pagtutulungan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. George Tizon, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest updates at information patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating Facebook page, ang I Love Taguig, o di kaya naman po pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.